mag-gel manicure tayo nga tatagal ng 5 months or sobra pa. So, ito i-buffer muna natin. Na-manicurean na yan, guys. Pero, hindi ko na pinakita ang manicure. Bukod ko yon. So, pagkatapos ng manicure, ito gina-buff natin para mag-flawless. Yung mapantay siya para wala siyang mga bukol-bukol o para hindi maghimol-mol ang ating ilalagay nga gel palette. So, dyan ang nagkatagal ang Cutex natin na gel. So, yan, banlawan natin. Ayan, banlawan, tubig lang yan, guys. Then, punasan natin yan, guys. Tubig lang yan para maalis yung pinagkiskisan ng buff. And then, punasan. So, tingnan nyo, guys, napakalinis ng kanyang mga kuko, kanyang daliri. Oh, tingnan, no? Flawless, di ba? So, maganda ang pagkapit pag nilagyan natin siya ng gel. Ayan, ang ganda. Oh, di ba? Kahit lagi siya nag-gel na nakababad, pero makinis pa rin ang kanyang nails. Malusog at healthy. So, itong first step ay primer. Ingatan, guys, paglagay na hindi magsobra sa kanyang mga cuticles, kundi dyan lang sa kuko. At ilak ang kanyang dulo ng kuko. Ayan. Ipahid ng maayos. Then, importante nakalak ang ilalim ng kuko, yung dulo niya. Para hindi ba siya kaagad matastas. Yan, in Bisaya, hindi kaagad matastas. So, yan. Dandahan lang lagi sa pagpahid. Yan. Tapos, huwag kalimutan yung ilak ang ilalim. And then, kailangan pantay ang pagkalagay nyo, guys, ha, ng pinapahid nyo. Ito, primer yan. Primer, yung pauna. Sa mga nagtatanong kung ang kailangan pabalagyan ng primer, opo, kasi yan po ang pandikit. Yan ang pinaka-adhesive niya. Yung para kumapit ang ating gel palette. Yan. Yan, makita nyo, guys, kung bakit ginadahan-dahan ko para hindi na siya magsobra sa kuko, kundi dyan lang siya. Hindi siya abot sa gilid ng mga balat, kundi dyan lang siya talaga sa kuko, hindi siya sasobra sa kuko. In madaling salita, kuko lang talaga ang papahiran natin ng ating mga pinapahid, tulad ng primer, yan, base coat, color, yung may color na Cutex, yan, at saka base coat, top coat, yan, kailangan yun lang talaga. Then, alisan nyo na ng excess, yan. Kasi pag sinalang mo yan, titigas yan. Pag kinuha mo yan, dyan nagsisimula nga, bubuka ang inyong gel. So, isasalang natin ng 5 seconds. After 5 seconds, ilalagay mo na ang base coat. Yan. Yung base coat, parang colorless na siya. Pero gel. Yan. Yan ang base coat. Tingnan nyo, guys, oh, kahit primer lang, ang ganda na ng kinang niya. Sa iba, hindi nila sinasalang yan. Pero ako, sinasalang ko yan sa 5 seconds. O, napansin nyo, inalisan natin talaga siya ng mga excess. Kasi wag mo siyang hayaan na isasalang mo siya sa gel lid light na may sobra. Kasi pag kinuha, makukuha mo, pero mahirapan ka. Bukod sa mahirapan ka, ay diyan magsimula matatastas ang gel mo. Mga ilang araw lang yan, ma-open siya. So, doon papasok ang tubig. Kaya, matatastas. Matatanggal ang iyong gel palette. Kaya nga, sa kuko lang siya ipapahid para hindi na siya magsobra sa balat o sa cuticles. Yan. Tingnan nyo, guys. Ginadahan-dahan lang natin. Napansin nyo, nga sa gitna ako nagsisimula. Para yun lang ikakalat ko sa gilid-gilid. Yan. At ang importante lagi, nakalak ang dulo. Para manatili siyang nakalak. Hindi siya kaagad masundot ba, hindi siya matastas. Yan. Kasi diba pag napansin nyo, naghuhugas kayo ng pinggan, naghuhugas kayo ng kaldero, o ano mang ginagawa mo, nasusundot siya, yun ang maghaharang. Kaya tumitibay ang dulo ng kuko nyo, lalo na kung mayroon kayong gel palette or nail palette. Ganun. Pero syempre, maganda yung gel palette kasi talagang matibay. Lalo na kung original ang gel palette na ilagay mo.
So yan guys, inaalisan natin siya ng mga excess, 'di ba? Kinuhanan na natin, pero again, clear pa natin talaga para sure na sure. So ayan, isasalang natin siya sa LED light ng 60 seconds. Equivalent in 1 minute. Ayan. Automatic yan siya iilaw, then pag ilabas mo, off naman siya. At tingnan nyo guys, oh, ang ganda yung base coat niya. So yan ang napili niyang kulay, parang red, parang maroon red na ganyan, di ba? So first coating ng ating di kulay na gel. Malabnow siya, napansin nyo guys. At saka masyado siyang parang watery. Kasi 4 years na rin yan guys ang aking gel palette na color na yan. Maliban sa primer, bago yon. And then, ang base coat ko, bago rin yon. At saka yung top coat. Pero yung ating kulay na yan, matagal na talaga yan, guys. Pero tingnan mo, dahil original siya, hindi siya lumalapot. Lumalabnaw lang. Kaya, mag-apply tayo ng third coating, hanggang third coating tayo. Pero ang ipapakita ko lang sa inyo, para in shortcut, 2 coatings lang para, di ba, first coating, ang second coating, hindi ko na ipapakita, ikakat ko na yon. Ang ipapakita ko lang, first coating, and then, third coating, para makaikli ng konti, di ba, no? So, ganun lang din kasi ang pagpahid, kung paano nyo iningatan ang primer, ang base coat, ganun nyo rin po iingatan ang di kulay nating napili niyang kulay. Yan. Gel Palette ang tawag dyan. Ang ating brand ay Orly Gel Palette. Yan. So, yan, nakita nyo. Ginadahan-dahan natin. Yan. Para hindi siya magsobra. So, lock. O, di ba? Nakakita nyo na lock lagi. And then, alisan pa natin ng excess. Ayan. So, bago natin isasalang yan sa LED light, alisan natin siya ng mga, ano yan, mga nagasobra-sobra. Diba? O. Salang natin ulit siya ng 60 seconds. Equivalent din siya ng 1 minute. Ayan. O, ang ganda. Yan ang first coating. So, hindi ko na ipapakita ang second coating. Ayan, pang third coating ngayon ang ina-apply ko yan, guys. Yan ang second coating niya, ganyan siya, medyo malabnaw pa rin. Pero mas clear siya kaysa una, di ba? Ang pinapayad natin ngayon ay yung third coating. Na Nail Gel Palette Orly. So, ayan, ayan di ba, ang ganda ng pagkakulay. Lumitaw na ang pinakakulay niya. Ayan, ang ganda. So, importante nga ilock. Diyan kasi guys, sabi naman ng mga kasamahan niyang, anak ko kasi yung model ko na yan eh. Shout out sa iyo, Inday KJ. Ang mga kasamahan niya, nakalimang beses na sila nagpalit. Minsan, katatlo na. Yung anak ko, ay hindi pa rin nagpalit. Nagahaba lang ang kanyang kuko. Parang, ano tawag nito? Parang French tip. Kasi diba, lumayo na yung kuko niya, humaba na. So, pagka humaba ng kuko niya, naginatrima niya na lang kag nail file ang dulo. Pero yung dikit ng nail polish, ng gel polish sa kamay niya, sa daliri niya, ay nananatili. Sa susunod, ipakita ko sa inyo ang tinagal ng 5 months kung ano itsura niya. So, sa ngayon, ito, nagpapahid tayo para makita niyo kung paano tumatagal ng 5 months or more than pa. Nagiging French tip na lang ang kanyang natitirang cutex dahil sa humahaba ang kuko. Pero ang pagdikit ng gel polish ay nananatili sa kanyang kuko. So ganun yun guys, kaganda na kung bakit nagtataka kayo na sinasabi yung Lula Hiling gumawa rin kami niyan, ay bakit naman na natatanggal pa rin o nagpagawa kami, bakit natatanggal? So ayun, ngayon guys, nakita nyo ang sekreto ni All About Lula Hiling. Yan, sinalang na naman natin ng 60 seconds equivalent to 1 minute. Ayan ang bago din yan, ang ating top coat, yung panghuli. Ayan, ang ganda na ng kulay, no? So itong top coat na ito ay lalong magpapaganda yan. Yan, pang ano siya, pang pa-flawless, pang pakintab. Kumbaga sa, ano, iyan ang pinakahuli niyang ipapahid. Yung top coat. Yun, nilalak pa rin ang ilalim. So, kung napansin nyo guys, pagkatapos nyong ginawa, tapos na rin siya kasi malinis na siya, diba? O,
Pero nung araw kasi gumawa ako, pagka may sobra, yung nga hindi mo napansin kasi nga kumakatas sa gilid, tumitigas na kaagad ang gilid niya. Hindi mo matulak, hindi mo rin maaseton, hindi mo matanggal. Ginagawa ko, ginugupit ko ng nipper o ng kuskus ko ng pusser. Doon ang tendency, guys, na napapasukan siya ng tubig, lalo na kapag dyan sa matrix, dyan sa ibabaw ng cuticle na yan. At iyan ay humaba at sumobra ang paglagay nyo at humaba. Doon papasok ang tubig. So doon nag-uumpisa nga nababaklas o natatastas ang inyong gel palace. So sa experience ko po, iyan ang talagang dapat nyong gawin na san ano, kuku ka lang talaga magpahid at ilalak. Yan. Babad natin ulit ng 60 seconds or 1 minute. Din pagkatapos niyan, pwede niyo siyang dagdagan pa ng ilang minutes o ilang seconds ang gusto niyo pag tapos na. So ayan, napansin niyo guys na sabi niyo, lulahilin, bakit hindi ba talaga natutuyo? Hindi yan siya talaga matutuyo dahil malagkit. Kaya ayan, nililinisan natin siya ng alcohol. Mayroon akong 3-in-1 cleanser, kaya lang naubos na, early din yon. Pero alcohol, kung wala kayong 3-in-1 cleanser, alcohol pwede na. Kahit anong brand ng alcohol, pwede. Tingnan nyo guys, oh. Makinang, naalis ang panlalagkit niya. Oh, di ba? Ang ganda, wow. Oh. Haba-haba na kuko yan guys, ginputulan lang natin. So ito, lalagyan natin ng cuticle oil. Yan, orly din yan guys. Para, di ba, natigang siya sa salang-salang siya sa LED light. Medyo na mainit-init din niya ng konti. So, kailangan malagyan din siya natin ng cuticle oil. At maganda rin yan kung malagyan pa siya ng lotion para imamasads-masads mo ng kaunti. Para hindi rin mag-dry ang kanyang mga daliri. Ayan, tulad yan, mayroon akong lotion. Kahit anong lotion kayo pwede, yan, Dab ang gamit ko, yan. So, masads mo na lang ng konti para ma-relax naman kasi talagang matagal dahil nag-manicure na. Nag-gel palace pa tayo. So, iyan, nakita nyo naman kung paano mare-relax ang inyong client. Oh, massage lang ng konti. Oh, di ba? Ang ganda na. Then, punasan mo ng towel na malinis kasi nga, di ba, yung ano, yung malagkit, may ano siya tawag niyan, yung cuticle oil, punas-punasan mo, may lotion pa. O, di lalong flawless na yung mga kuko. O, di ba? Ang ganda. Thank you sa aking model, Inday KG. Thank you. God bless. O, diba? Kaya tumatagal ng 5 buwan or sobra pa. Yan. Ginasunod yan lang ng, ano yan, ng tawag nail file. Pagka humaba-haba. O, yan. God bless. Thank you. This is all about Lula Heli. Follow for more para nga ma-update kayo palagi sa tuwing nag-upload si All About Lula Helen. God bless. God bless. Ayan, maganda nga, 'di ba? O masabi niyo'ng maganda nga talaga kasi ganun ang pagkakagawa. Thank you.